talaga nga namang bilog, round ang earth, bilog ang mundo. So, kumambyo guys, itong si si Senator Bongo, puring-puri kay President Bongbong Marcos na tila baga parang may naamoy akong hindi maganda. Ano kaya yung motibo? So, matapos niyong sabihan si President BBM na weak leader, ngayon kumakambyo kayo, dumidikit kayo. Ano yung plano nyo? Diba? Ano kaya yung plano? Nagtatanong lamang ho ako. Ano? Kasi kung maalala nyo, sinabihan nila si President Bongbong Marcos na weak leader. Pero yung weak leader na sinabihan nyo, abay, bakit parang hirap na hirap kayo? Diba, game? So, ang advice ko lang kay Senator Go, mahirap hong maglingkod sa dalawang hari. So, dapat meron kang iwanan na isa dyan. At yung isa, pag nilingkuran mo at ibigay mo yung loyalty mo. Pero ang alam ko, you know, it's part of the plan. So, alam naman natin kung sino yung totoong amo niyan. So, wag na tayong magpadala sa mga chismis, chikabumbo, mga paawa nila. Sawa na ho tayo sa ganong estilo. Tinuruan na yan ni kadigungan ng strategy. So, no wonder, ginagawa na nila yan. Now, ngayon, ito na, puring-puri itong si Senator Bongo dahil sa nationwide drug rehab center ni President Bongbong Marcos. O, puring-puri ka sa drug rehab centers nationwide ni President. Bakit? Hindi ka ba puring-puri sa sa ginawa ng amo mo? Sino ba naman ang pupuri doon? Imbis na i-rehab na lang yung mga taong yun dahil merong mga pamilya ang ginagawa. Diba? Diba? Sino syukti? Anyway, basahin natin to. Go! Commends Marcos. O, diba? Tono pa lang talaga nga namang nakakapanibago. Nationwide Drug Rehab Center, a significant step to boost anti-drug drive. So sana ginawa yan ni kadigungan noong panahon niya na ginawa niya yung rehab nationwide para in case na meron ditong mga taong dapat i-rehab sa lugar ng Mindanao or Visayas, hindi na pupunta dito sa ano, sa Manila para bigyan sila ng ano, ng panibagong buhay dyan ho, malapit sa kanila. At saka tama din naman na i-rehab para, you know, iwas tegi-tegi kasi mayroon din yung mga pamilya yung mga yan. Kasi dito sa, based on my ano lang guys ha, napapansin sa mga balita, sa paglilingkod ni former press, marami ang na-tegi. Eh, basihan na lang natin guys yung mga namatay. According sa PNP, 7,000. According sa ibang articles, 12,000. According din naman sa ibang mga pahayagan, 30,000. So we do not know how the exact number yung mga taong nasyukti during the presidency of former President Rodrigo Roa Duterte. So, tama itong ginawa ni President BBM na labanan ang droga sa tamang pamamaraan ng walang nadadamay na buhay ng tao. So, ngayon, basahin natin to ha. So, Senator Go, Wednesday lauded the decision of President Ferdinand Marcos Jr. to establish the drug treatment and rehabilitation facilities and in every province. So, ito ngayon tinutukoy ko guys, kasi once na may nahuli, sabihin na lang natin sa Visayas or sa Mindanao, yung mga nahuli, ang ginagawa, dinadala pa dito sa Maynilahan para i-rehab. So, it's better na lang na mayroong facilities, drug rehabilitation, dito sa mga probinsya kasi napaka-imperialistic naman ng Manila. Halos lahat na lang nandito. Diba? Punong-puno na, siksika na ho ang Kamaynilaan. So, dapat lagyan din dito, guys, ang probinsya para hindi na ho pag ganon-ganon, punta dito, punta doon, punta dyan, para hindi na ho ganon-ganon. At bigyan din naman ng chance ha, itong mga taong to na ang iba dyan ay mga biktima. Ayan, ang iba din dyan ang sinabi, nanlaban. Kahit hindi naman, di ba? Ang iba tinaniman, ang iba pinagplanuhan lang.
Diba? May mga ganong ano guys, may mga ganong scenario. Oo, witness ako dyan kasi meron akong napanood MMK. Well, kwento niya yan. Edi siya yung bida dyan. Ano siya, na wala siyang kaalam-alam. Parang tinaniman lang siya ng masamang gamot. Tapos sinabihan na gumagamit siya, na pusher siya. Diba may mga ganong scenario. Kagaya din dito sa kaso ni Looney. Alam niyo yun guys, yung rapper na nandoon ata siya sa isang birthdayhan kasi inimbitahan siya dahil naawa siya sa isang bata na merong cancer. Yun ho yung kanyang kahilingan na kumanta, umawit itong si Looney doon sa kanyang birthday. Pero ang nangyari, doon siya tinaniman ng pinagbabawal na gamot. Di ba may mga ganong kaso? Ang iba, wala pang body cam, walang warrant of arrest, di ba? Hinuhuli. So, nakakalungkot. Anyway, sabi pa dito, this move is a significant step towards strengthening our nation fight against the scourge of illegal drugs, said Go, chairperson of the Senate Committee on Health and Demography as well as vice chair of the Committee on the Public Orders and Dangerous Drugs. By providing accessible and comprehensive rehabilitation services across the country, we are not only helping individual to recover from drug dependence, but also ensuring their successful reintegration back into the society. Tama lang naman, bigyan ng chance yung mga taong yan kasi we do not know how their life, diba? Kung paano sila namumuhay, kung ano yung reason, hindi natin alam. So, kagaya nga sinabi ko sa inyo guys, don't judge the book by its cover. So, kaya natin ikwento muna nila yung buhay nila, kung bakit nila nagawa. Ang iba naman talaga, sumusobra na dahil, you know, paulit-ulit na lang. Ang iba naman, nadala lang sa emosyon, nadala lang sa problema, nadala sa kagipitan ng buhay. Diba? May mga ganong senaryo. So, instead na pagtitigain yung mga yan, kasi may mga anak, pamilya, kapatid, nanay, tatay, yung mga yan, bigyan na lang ng chance. Hayaan natin silang magbago. So, ang chance is once lang yan. Second chance lang yan. Kapag inulit, wag na. Hayaan na natin silang, diba, mga ganyang tao na yan. Anyway, sabi pa dito, for his part, Go said he has remained committed to the pushing for drug-free Philippines. Oh, drug-free Philippines, edi pahulihin mo yun. yung Lord of all the drug lords ng Southern Philippines, sabi ni Las Cañas. So, alam nyo na kung sino yun. Diba? Anyway, nakakapanibago na itong si Bongo kumambyo. So, what's the meaning of this? Talagang nagtatanong lamang ho ako, ha? Ano yung motibo? Ano yung plano? Ano yung nangyari? O, yan ho yung katanungan ko kasi nakakapanibago naman. Oh. Pero anyway, thank you sa iyong papuri dito sa ating presidente. I do not know if it is true or not yung papuri mo na yan, kung vocal ba yan sa heart mo or hindi. But thanks pa din, at least kahit pa paano, may nakita ka ding tama sa ating presidente. Hindi na lang puro mali ang nakikita nyo, ano? So anyway, yun lamang ho guys. Oh, nagsalita kasi yung kanang kamay ni Digong. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.